Subscribers, Hilakbot Stories na naman, syempre, kaya yo, yo, yo! Welcome back sa lahat po ng mga baguhan, sa mga silent listeners, mga regular, and thank you po syempre sa pagantabay, mga channel members. Ang inyong mga pangalan po ay naririyan na sa ating description section, and thank you for making this episode possible. Thank you! Tatlong kwento na naman, syempre, ang ilalahad po sa inyo ng inyong lingkod na si Red, walang iba, para po sa ating SHS ngayong araw na ito. Mga kwento ni na Seiya, Marie at si Marina ang bida po in today's episode. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sa nakikita ko habang binabrowse ko po itong aking MS Word, maiikli lamang yung first two entries. Actually, silang tatlo. So sige, i-expand natin mamaya kung alin man yung mga mayihit ng aking kaalaman pagdating po dito sa mga pag-uusapan natin ng mga kwentong ito. Umpisan po muna natin kay Seiya. Ayon po kay Seiya, dalawang buwan na po siyang silent listener at naging isa sa mga hobbies ko na po ang makinig mula podcast at syempre dito po sa inyong YT channel. At salamat po, sabi niya dito, dahil sa mga stories, sana ay mapili po ang aking kwentong ito. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero isa sa mga pinakamayamang angkan ang pamilya ko sa Lopez, Quezon. Uy, lapit kina ano to, ah. Kinapam to, ah. Anyway, ang aking lola na nagngangalang Digna ay may 50 kapatid. Pangatlo po siya, nasa gitna. Maaga po silang naulila sa mga magulang. Ang kwento niya sa akin, since maaga po silang nawala ng mga magulang, ang lola nila ang nag-alaga na po sa kanila simula nun. So bago mamatay ang aking great-great-grandmother o ang lola ng aking lola, nakita daw po ni Lola na dumura ito ng perlas. Wala daw pong kahit sino man sa kanila ang sumalo. Dahil walang sumalo, kusang naglaho daw po yung perlas na yun. Ang kwento sa akin ng aking tatay ay gabi na daw, and then around 12 na po iyon ng madaling araw, and 12 years old or younger daw po siya nang nangyari ito. 12 ng midnight ay nag-decide ang aking tatay na umihi daw sa banyo. Nang papunta pa nga po siya, ay meron daw po siyang nakitang bigla na matanda na mahaba ang buhok at nakatayo sa bintana. Sa sobrang takot niya ay hindi na daw po siya lumabas. Ang sabi rin ng aking tatay na isa ang bahay namin sa haunted house din sa barangay. Hanggang sa puntong ito, Sir Red, sabi ng aking lola, tito at tatay ko na meron pa rin daw pong spirit o naroroon pa rin daw po yung espiritu ng aming great-great-grandmother sa bahay na yun. Salamat po, Sir Red, at ito lamang po ang aking kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, uulitin ko na naman ano, sa lahat po ng mga syempre nakikinig sa atin. Segment po ito na malaya tayo makapag-discuss ng tungkol po sa mga kwentong sinesend sa atin. If this doesn't sit well with you, pwede naman po kayong pumunta sa regular at syempre sa ating mga series na seryoso, walang adlib, walang extra scripts, okay? So matagal na po namin ginagawa ito at mahalata po namin kung baguhan ka sa channel. Well, pwede mo pakinggan, mag-join ka sa ating usapan kung sakali meron kang nalalaman. I-comment mo yan at sa ibaba lamang po ng comment section dito po sa episode na ito. Nang makapag-alam mo yon, makapag-exchange naman po tayo ng ating mga kaalaman pagdating po sa mga bagay-bagay. Dahil sabi ko nga sa inyo, limitado din po yung mga nalalaman ko. Pero yun nga, sabi nga dito ng isang sender natin, yung first sender po natin, nagtataka ako tungkol dito sa mga perlas-perlas daw na ano, parang niluwa, parang ganon. Hindi ba
ito ba yung tinatawag din ba? May tinatawag dating mga mutsya. Mutsya, ang dami kasi mga katawagan pagdating dito na kapag mamamatay ng isang, sabihin na natin ng isang kaanak mo, isang kakilala mo na parang inclined o parang isinuko niya ang kanyang kaluluwa sa isang mahika na hindi natin alam, sa isang kapangyarihan na hindi natin alam kung saan nagmumula. Parang ganito eh. Pero most likely, nangyayari ito, itong mga pagluluwa ng mga perlas, pagluluwa daw ng mga itim na bato, mga ganyan-ganyan, or di ba sa sisiw may mga ganun-ganun pang kapag aswang yung lahi. Di ba? Yun niya sabi nila. Ito, at ito Seiya, hindi ko naman sinasabi na may lahi kayong ganun. Pero kasi kumbaga parang naguluhan din ako dun eh. Sabi niya, lumuwa daw ng perlas at walang sinuman daw po sa kanila ang sumalo. So maaaring, sige, turo na lamang natin na ito yung pinakadahilan. Although question mark sa bandang dulo, ito kaya yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon nararamdaman at naririyan pa rin yung espiritu ng great-great-grandmother mo sa bahay, haunted house, dyan sa ng family mo sa Quezon Province. Ganun po ba yun? Sa inyo ba, anong palagay ninyo tungkol dito? Di ba? Kasi ang alam ko rin, kapag halimbawa, nalaman ko rin kasi yung tungkol sa mga mangkukulam, ganitong-ganito rin eh, na parang kapag feeling na daw po, alam na ng mga, yung mga matatandang mangkukulam sa pamilya nila. For example, sa pamilya ng kung sino man, na malapit na yung kanyang huling hininga. Kailangan daw niyang ipasa yung kapangyarihan niyang iyan sa kamag-anak. And most likely sa mga anak, yan daw yon. Pero kung sakali daw po na walang alam mo yon, umangkin, walang sumalo ng kapangyarihan na iyon, ipipilit daw talaga to eh. Parang ganon, ipipilit na talagang ipapalunok sa'yo yung kung anuman na parang sabi na lamang nating source ng kapangyarihan ng mga taong ito para daw hindi daw maputol at hindi maghatid ng kamalasan sa pamilya yung pagkakaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan sa pamilya. Parang it runs in the family na ang datingan daw pagdating sa ano, 'di ba? Kaya marami na rin kasi mga horror movies din na tumutukoy po sa ganitong klaseng mga pasapasahan, 'di ba? Ano pa ba yung iba, pasapasahan ng kapangyarihan, mapaaswang, mangkukulam, ano pa ba yung iba pang mga to. Pero ngayon ko lang narinig yung tungkol dito na parang may niluwang perlas. Hindi natin alam ha, kung ito ba Seiya ay parang ano din ba? Ito yung naging dahilan din kung bakit parang umabot din sa ganyang edad yung great-great-grandmother mo, parang ganun. Kasi madalas kesa sa hindi guys, totoo na meron po yung mga birtud ding mga tinatawag. Malay natin isa rin ito sa mga ganoon. Diba? At totoo yun, kapag hindi daw din sinalo or wala daw po nagmana, walang kumuha, talagang automatic maglalaho daw yan. Kasi parang nasa parte, kung part ito na parang nakuha dahil sa parang yun nga, full moon, tapos sa ano daw, di ba yung sa bunga ng, ay puso ng saging, may mga ganon, di ba? Tapos nga ka lang, tapos lalabas na daw. Ay sorry, may nalang lang. Parang ano ba yung lalabas, tapos sasaloy na ng bibig mo, parang ganon. So pagkatapos daw niyan, magkakaroon ka na ng mga kakaibang, alam mo yun, ability, haba ang buhay mo, something like that, makakapagpalayas ka rin ng iba. Marami kasi guys eh, parang naging usapang bayan kumbaga, yung ganitong klaseng mga kapangyarihan, lalong-lalong na kapag sa probinsya. Maniwala man tayo sa hindi, pero meron at meron po talaga na nagaganap na mga ganito. Kung gaano ka legit, syempre, yung mga katulad na lamang po ni Seiya na may kaanak na ganito na naikwento sa kanya, ang makapagpapatunay. Kayo ba, ano bang lagay ninyo dito? Ano bang para sa inyo yung tungkol dito? Legit or fake yung mga ganito? Kapene Lola Trinidad, nako naman, maraming salamat sa mga most recent purchases po natin sa HTV merch, sa Shopee, at gawin na rin po sa lahat na rin ng mga kung saan-saan mga pong lugar nakakarating ang drip and yung steeped coffee natin. Sana'y matikman nyo na para kayo na po yung humusga at kayo na yung magiging endorser namin. O diba? Maraming salamat sa lahat ng mga nag-purchase before at sa lahat na rin po nang nakagawa ng paraan para mapadala nila yan sa mga kaanak nila abroad, lalong-lalo na sa Spain nung nakaraan, sa Canada nung nakaraan, at sa lahat na rin pala ng mga nag-super things, super stickers, super chat, JR Cabello, yung mga yan yung natatandaan ko, si Mind of Shinigami, maraming salamat po sa inyo at iba pang mga CC
Presi noong nakaraan at sa lahat na rin po ng mga nagpa-super stickers. Si Samson Mabalik, kung ako nagkakamali. Wala kasi yung listahan sa akin dito pero na-overview, I mean na check ko ito, na-scan ko ito noong nakaraan. So maraming salamat po sa inyo, okay? Second story na po tayo, guys. At ito naman ay mula naman kay Marie. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello po sa inyo, Sir Red. Ito pong karanasan ko ito ay nangyari noong October 22, 2022 habang kami po'y nagvi-video call ng aking ate. Saktong galing pa po ako sa night work ko noon nang bigla po kasing tumawag siya sa messenger. So habang nag-uusap kami, may bata pong biglang dumaan sa likod ko. Nakita ko yung bata sa screen ko at nakaramdam talaga ako ng hilakpot. Pero hindi ko na rin po inalis sa sarili ko na baka namamalikmata lamang ako o dulot lamang ito ng pagod. Kaya ang ginawa ko ay kinalma ko ang aking sarili. Nanlamig ako nang sinabi ng ate ko na, "Uy, may kasama ka? Kaninong anak yan?" Alam ko po talaga si Red na wala akong kasamang kahit sino sa loob ng aking kwarto dahil yung husband ko ay kaaalis lang papuntang Australia. Sabi ko, "Nakita mo rin yun, ate?" At dinagdag ko pa nga na wala talaga akong kasama at mag-isa lang ako sa bahay. Pero kinumpirma ng ate ko na may nakita daw siya na batang babae na kayumanggi ang balat, black na black yung hair at talagang mabilis na dumaan sa likod ko. So quick background lang po sa tinitirhan ko. Apartment po ito na tinayo noong 2018 lamang and we moved in the same year. Kami po yung mga unang tenants dito. Pero yung history po nung mismong lote na kinatitirika nung apartment ay hindi po namin alam. Salamat po and more success sa Hilakbot Channel. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi sa pamamagitan po ng email sindakstories2008@gmail.com. Salamat din po sa mga nakikinig ngayon ng ating SHS segment habang nagkakape ni Lola Trinidad at mapa-steeped or kaya drip coffee. May iba pa pong item sa ating HTV merch, so paki-check na lamang. At ganoon na rin sa mga nakikinig ngayon, and at the same time sila din po yung mga nag-iiwan ng mga high ratings, mga 5 stars, 4 stars sa ating o sa mga reviews ng ating online store. Maraming salamat. By the way, meron po kaming website, ang www.redfmph.weebly.com, kung saan makikita nyo po dyan yung mga direct link ng ating Hilakbot 24/7 live stream dito po sa YouTube. Maraming salamat sa mga naka-online. Sa puntong aming nire-record po ito, si Bautista Tagorda yung nakikita natin na makulit dito, at yung iba pa po na lagi po nagpaparamdam sa ating iba pang SHS segments, mga videos, mga previews nating pinalabas. At syempre, meron din po tayong online music station. Promote ko na rin po dito yung Red FM Philippines. So, via radio.org, mapapakinggan nyo na po sila. At sana nga po ay isa na kayo sa nakakapakinig. At ganoon na rin ang Pinoy Horror Radio. 24/7 live streaming naman siya via radio.org. Parang Hilakbot 24/7 naman po siya doon sa platform na nabanggit natin. Okay? Third and last story, kung sakaling ngayon ka pa lamang dumating, walang problema, basta importante ay may dala-dala kang chicharon. Nagugutom na. Para diba, magkinikwentuhan ko kayo, salo-salo, pagsaluan natin yan, paunahan kung sino yung uubo dyan, ha? Anyway, ito na po yung kwento na ibinahagi po sa atin ni Marina mula naman sa Facebook. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo, Sir Red, at naingganyo talaga ako to share some of my creepy and at the same time, sad story.
Pasensya na po sa inyong mga sabi niya to ha, pasensya na po sa mga perfectionist ninyong mga listener. Hindi daw po ako magaling magkwento pero sana ay maintindihan ninyo sa pinakasimpleng paraan. So ang nangyari po kasi ay ganito. Isang gabi noon, nang kami po ay nagkasiyahan at nagiinuman. Naikwento po sa akin ng aking kaibigan na matagal nang nakatira dito sa subdivision namin, lalong-lalo na yung mga creepy experiences nila noong sila daw po ay bago pa lamang sa naturang lugar o dito sa lugar namin. Hindi ko na po ito inimension pero naririto po ito sa lalawigan ng Rizal. Malawak po ang subdivision na ito sapagkat phase 1 to phase 5 ito. Kaya naman talagang kailangan mong sumakay kapag ikaw ay lalabas o papasok dito po sa subdivision. So dito po sa phase 1 kasi Sir Red, ay talagang takaw pansin itong isang bahay na abandonado at tila sinarado ang pinto at may mga bintana. Ang mga ipinansara po nila doon ay mga yero na. So tuwing madadaanan namin ito, ay talagang naku-curious po ako. Pero ang sabi ng mga kaibigan ko ay huwag daw pupunta doon dahil meron daw pong nagpatiwakal sa bahay na yun. Isang araw daw ay nagtataka yung katabing bahay nito kung bakit hindi na lumalabas yung nakatira doon sa bahay na tinitingnan namin dati. Kaya naman sinilip daw po niya yung bintana kung meron pa nga daw pong tao sa loob. Nagulat na lamang siya nang makita yung kapitbahay daw niya na nakasabit at nakabigti. Hindi niya mabuksan yung pintuan kaya naman tumawag daw po siya ng tulong. Dumating yung maintenance ng subdivision at tinignan sa likod ng bahay kung nakalock ito ngunit hindi. Subinuksan nila ang pinto at biglang nagpasukan ang langaw at talagang sumambulat ang nakakasulasok at nakakasukang amoy. Maaaring ilang araw na nga ito doon si Red nang mamatay. Nang inusisa nga po nila ay iba na talaga yung kulay ng balat nito. Ang sabi na lamang ng kaibigan ko, depressed daw ito dahil nag-abroad ang asawang babae at sumama sa ibang lalaki base sa kanyang mga nadidinig. Matagal na rin daw abandonado yung bahay na iyon at walang bumibili. Bangko na nga daw po ang may-ari. Lalo akong natakot na tumingin sa bahay na iyon sa tuwing dumadaan kami sa tapat. Hindi ko na rin po ito tinitignan talaga katulad ng dati at talagang yung kuryosidad ko partikular sa bahay na ito ay nagbagsakan na dahil sa nalaman kong istorya. Marami pa po akong ikikwento si Red na mga creepy stories dito at sana'y mahintayin niyo po ang next na pagkukompose ko. Meron pa po akong nalalaman tungkol sa ibang phase ng malawak na subdivision. Munti ko na mabanggit, loko ka. Ng malawak na subdivision na ito dito po sa Rizal. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Excuse me, ito si Marina dito po sa ating third story. Alam naman po natin talaga na kapag halimbawa mga abandoned, houses, lagi na lang pong i-coconote, lagi na lang pong ikakabit ang sinasabi nila na haunted ito mga ganito. Pero syempre, papaano nga ba kasi natin o papaano kasi natin maida-drive away yung imahe ng mga abandonadong bahay sa mga subdivision or kahit saan mga nakikita natin na doon ba sa parang
description na haunted. Once ang isang bahay kasi ay abandoned, lagi na lang sasabihin ay haunted house yan. Kasi nga 'di ba kapag alam naman natin, alam na hindi naman nalingid sa inyong kaalaman. Lagi-lagi na kasing ito kumbaga itinuturing na time-honored horror setting ang mga haunted houses. 'Di ba? Ang dami ng mga pelikula na ginanap sa mga haunted house, 'di ba? Katulad kaya kumbaga parang used to it na tayo sa mga kwento na ipinapadala sa atin na kung saan lagi-lagi na lang lumipat sa apartment, lumipat sa condo, may bagong bahay doon sa ganitong lugar dahil na-assign yung papa niya doon at no choice silang magkakamag-anak, magpapamilya, kundi sumama sila dahil yun ay magsisilbing bagong tahanan nila na ibinigay ng company na kung saan nagtatrabaho yung tatay nila. And then hindi nila alam kung anong history ng lugar, hindi nila alam na meron palang multo na nakatira doon, parang ganon. Kumbaga kasi, basically, parang nais lamang nating ipunto dito na dahil po lagi-lagi itong nagagamit sa mga horror films, sa mga horror stories, mapana audio narration o kung saan pa man mga radio drama, talagang hindi mailalayo yung isipin ng mga tao na alam mo yon, spooky yung pagdating ito, pag pumasok tayo sa haunted house. May multo kapag sinabi natin na ganito. Pero ang tanong nga, bakit kasi, di ba? Marami pong mga psychologist, yung mga nagsasuggest kasi na kung saan, kung bakit parang laging ganito ang iniisip ng mga tao pagdating daw po sa mga haunted houses. Siyempre yung standard feature kasi ng mga haunted house, alam naman natin, eh yung parang makakapag-trigger talaga ng parang feeling of dread, something like that. O kaya pwedeng mag, alam mo yon, mag utos sa utak natin na sabihin na, uy, nakakatakot dito. Parang ganun. Kasi baka mamaya merong mangyari or merong lalabas dyan bigla, magugulat ka na lang, atakihin ka sa puso. Yung parang ganun ba? Kumbaga, itong mga sinesend ng mensahe o yung parang napaprocess ng utak natin kasi, kumbaga, alarm button yon na maaring may potential danger o kaya kailangan na, alam mo yon, kung ipoproceed natin, papasok tayo sa isang haunted house, something like that, eh parang proceed with caution, sabi nga nila. Diba? At saka isa pa, kung bakit din nakakakilabot kasi ang isang abandoned na bahay na kung saan sinasabing haunted at the same time, kasi syempre, hindi natin alam, hindi klaro kung itong bahay ba na ito ay magpo-post ng threat sa atin. Di ba? Hindi malinaw kung ano yung nire-represent nitong bahay na ito. Di ba? Na baka malay nga natin may mga tunay na tao, mga totoong tao na naninirahan dyan. Tapos di ba nakita mo may sinisinghot. Hindi naman sa pang-ano guys ha. Pero totoo yun. So unclear whether or not they represent a threat doon sa mga ano. Ito psychologically ano to inclined itong pinag-uusapan natin kung bakit sinasabing nakikreepihan ka sa mga ganitong klaseng mga lugar, 'di ba? Sinasabi nga ng mga tinatawag na mga evolutionary psychologist, pinopropose nila na yung existence din ng tinatawag nga daw po na agent detection mechanism or to yung processes na nag-evolve para maprotektahan tayo sa mga upcoming or incoming threat, ika nga natin. Tapos bukod pa doon kung bakit minsan natatakot din daw ang isang tao, aminin nyo sa hindi, malamang sa malamang meron pong makaka-relate dito sa ikalawa, ayon po sa mga psychologist, maaring kasi andun yung isipin mo na baka matrap ka. Yes, tama po yun, baka matrap ka. Tapos syempre, kaya nararamdaman nyo parang uncomfortable ka, di ba? Iniisip mo rin, syempre, hindi ito kasi teritoryo mo kaya hindi mo rin alam kung anong pwedeng mangyari. Diba? At hindi lamang po yan, syempre, meron din po yung tinatawag na kasi na parang yung legend na ina-associate doon sa bahay or doon sa abandoned or haunted houses na ito. Kasi sabi nga nila, the older the better kasi mas marami daw pong mga, alam mo yun, sinasabi, kinakabit na mga kwentong bayan sa mga matatandang bahay. Well, in fact, yung iba naman masasabing true, pero yung karamihan kasi sa mga yan ay parang gawa-gawa na lamang ng mga naunang henerasyon sa atin para hindi natin lapitan yung mga structure na to. Pero kung tutuusin, kung halimbawa mo nakikita naman natin sa isang bahay na talaga namang marupok na, o kaya sabihin natin na parang konti na lang ay magigiba na, parang isang ihip na lamang ng hangin o isang tulak lang ng daliri mo ay magigiba na. So parang ganun din. Baka kasi
gawa-gawa, ginawa na lang nila ng kwentong katatakutan para hindi mo lapitan. Baka kasi ma-aksidente ka pa doon. Diba? Siyempre, bukod pa dyan, katulad ng sinabi nga nila dito, yun nga yung merong history ng suicide, murder, at kung ano-ano pang mga illegal na gawain na pwedeng nangyari doon. Kaya sabi nila, the older the place is, the more likely na na-perceive itong bahay na ito, itong structure na ito, to be haunted. Diba? Lalong-lalo na doon sa mga tragic na mga events na nangyari doon sa loob mismo. So, tama na po itong kwentuhan natin, guys, dahil magsasaing pa ako. Pero hindi meron lang. Ibig sabihin, ganun po yung iba sa mga na-research natin pagdating dito. O nga, minsan naku-curious din ako, bakit laging sinasabi, di ba, kapag old house yan, kapag ancestral house, kahit may taong nakatira, ang unang tanong nila, hindi ka ba natatakot dyan? Wala bang multo dyan? Laging ganun. Diba? So ano nga ba talaga yung mga sagot? Kaya ito, binigyan ko na kayo ng konting kasagutan mula po sa mga research at yung mga pinerform ng mga studies ng mga psychologists na ito. Yung mga tinatawag na evolutionary psychologist, sabi nga nila. Psychologist. Maraming salamat na naman sa mga nakinig dito po siyempre sa ating SHS segment at sa lahat po ng mga nakaabot sa dulong bahagi ng ating episode ngayon at sana may napulot kayo kahit papaano sa diskusyon natin na dito lamang po sa SHS segment natin ginagawa, okay? Hanggang sa susunod po natin na kwentuhan, guys, sa mga nais mag-send ng kwento, sindakstories2008@gmail.com lamang. Hintayin po na yung admin Clay yan. Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. I love you all, guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.